Dear Lady Love TV. Magandang araw. Narito pong muli ang pagpapatuloy ng ating kwentong pinamagatang The Unwanted Love Affair. Tunghayan na po natin ang ikasiyam na bahagi. Pagpasok sa opisina, inihagis niya ang susi sa kotse at papagsak na umupo sa swivel chair at iniikot iyon paharap sa salamin na bintana, kung saan nakikita niya ang halos kabuuan ng Del Cielo Resorts. Pagbalik niya kagabi sa resorts, kaagad niyang hinanap ang lalaking ng bastos kay Cindy at kaagad na pinalabas ng resorts niya, kasama ang mga kasamahan nito. Ayaw niya ng gulo, kaya binalik na lang niya ang bayad ng mga ito para hindi na humaba pa ang usapan. Basta ang nais niya, wala sa oras na iyon mismo ang taong ng bastos kay Cindy. Kung hindi lang malakas ang pagpipigil na ginawa niya, baka nabugbog pa niya ang dayuhan, pero ginawa niya ang lahat ng pagpipigil dahil ayaw niyang madala sa eskandalo ang resort. At gaya ng sinabi niya kay Cindy, ayaw niyang madikit ang pangalan nito sa resort niya. Alam niyang gulo ang dala ni Cindy sa resort, kaya una pa lang, pinapaalis niya na ito. Pero matigas ang ulo at nagpupumilit na tapusin ang isang buwan, dahil naghahanap din daw ito ng kasagutan sa tanong kung ano nga ba ang katotohanan sa pagitan ng papa niya at ng kapatid nito. Ewan niya kung bakit ano pang katotohanan ang nais nitong malaman, malinaw pa sa tubig ng ilihan na kumabit ang kapatid niya sa papa nito. Niloko ng papa niya ang mama niya. Sa isiping iyon, naikuyom niya ang mga kamay. 5 taon man ang lumipas, pero hinding-hindi niya makakalimutan ang araw na muntik nang mawala sa kanila ang mama niya. Isang gabing hindi umuwi ang papa niya, at dahil doon, ninais ng mama niyang tapusin na lang ang buhay nito. Kesa daw sa patuloy siyang pagtawanan ng mga tao sa kanilang lugar, dahil nagawa itong ipagpalit ng papa niya sa isang mababang uri na tulad lamang ni Gina Palmones. Naglaslas ng pulso ang mama niya at ipinagpasalamat niyang natagpuan ito ni Ava bago pa maubusan ng dugo at kaagad na naitakbo sa ospital. Nakaligtas ang mama niya at ginawa nila ang lahat para manatiling lihim ang nangyari sa mama niya. Ayaw niyang pagpiestahan ang pagtatangkang pagpapakamatay ng mama niya sa buong lugar nila. Tama na ang isang eskandalong kinasangkutan nila. Wala siyang pagsisising naramdaman matapos ang ginawa niya sa pamilya ni Cindy. At hanggang ngayon, galit at pagkamuhi pa rin ang nararamdaman niya sa pamilya Palmones. Pero kay Cindy, ewan niya kung bakit tila hindi siya sigurado kung galit o ano nga ba ang nararamdaman niya para rito. Humugot siya ng malalim na paghinga at minasahe ang sentido na tila nananakit sa kakaisip kung anong katotohanan ang nais hanapin ni Cindy sa Del Cielo Resort at bakit isang linggong hindi bumalik ang kapatid nito, samantalang ang papa niya bumalik din nang malaman ang nangyari sa mama niya. Nagtago marahil ito at nag-guilty kaya umabot ng 1 linggo bago bumalik kina Cindy, at gaya ng sabi ni Cindy, bakit na natiling tikom ang bibig ng kapatid niya kung ano nga ba ang nangyari ng gabing iyon. Albi, tawag na umago ng pansin niya at tila nagpabalik sa kanya mula sa malalim na pag-iisip. Nilingon niya ang tumawag at nakita si Elvira. Nakangiti ito habang palapit sa kinauupuan niya. Where on earth have you been? Tanong nito na makalapit at naupo sa mesa nito. Kanina pa ako nakatayo rito, pero tila ang lalim ng iniisip mo. Patuloy nito. Si Elvira ang anak na matalik na kaibigan ng mama niya. Ito ang nakasama niya sa Amerika dahil doon din ito nag-aral. At mula na makabalik siya, lagi itong bumubuntot-buntot sa kanya. Sa Amerika pa lang, nilinaw na niya kay Elvira na wala itong maaasahan. Ayaw niya ng commitment. Ayaw niya ng karelasyon. Aaminin niyang may mga nakasama siya mga babae pero walang relasyon na nabuo. Lahat ng nakasama niya, alam ang hanap niya. Hindi relasyon kundi tawag lang ng laman. Isa si Elvira sa mga yon. Pero dahil anak ito ng kaibigan ng mama niya, umaasa ito na may relasyon na pwedeng mabuo sa pagitan nila. Pero alam niya sa sariling imposible iyon. What are you doing here? Well, you forgot about the dinner last night.
and hindi ako naniniwala sa reason mo kay tita na busy ka sa work. Malambing na sagot nito at pinaglandas ang kamay sa balikat niya pababa sa dibdib. Mabilis niyang inalis ang kamay nito at tumayo. Hindi ba nasabi ni mama sa'yo na hindi ako tumatanggap ng bisita sa opisina ko? Seryosong tanong niya at kinuhang isang envelope sa mesa at binuksan yon. Isa sa mga rules niya na huwag gawing motel ang opisina niya. Alam naman niya kung ano ang sadya ni Elvira. Sex, and that's it. Elvira always wants to have sex with him. Kahit noong nasa Amerika pa sila, hindi tinatago ni Elvira ang bagay na yon. Elvira is hot. She's really good in bed too. But, tila na siya nagsasawa sa pakikipaglaro rito. Lalo na't umaasa na ito ng malalim na relasyon sa pagitan nila. And that will never happen. Never in his wildest dream na makipagrelasyon kay Elvira at seryosohin ito. Elvira wasn't virgin when they had sex at age 17. Bakit niya magugustuhang makipagrelasyon sa isang babaeng kung kani-kanino muna napunta bago naging sa kanya? And he knows, until now, Elvira seeing another guy. Alam niyang hindi lang siya ang lalaki sa buhay nito. Hindi lang niya alam kung ilan sila. Kaya ngayon pa lang, nais niya nang tapusin ang mga bagay-bagay kay Elvira. Well, actually si tita ang nagpapunta sa akin dito. And why? I'm always honest to you, Albie. Simula nito at lumapit na naman sa kanya. Niyakap siya nito mula sa likod. Stop it! Saway niya at iniwasan nito. I'm here not to check on you. Tita asked me to look after this girl named Cindy Palmones. Mabilis siyang napalingon nang marinig ang pangalan ni Cindy. Tita told me na if I found her here, sabihin ko raw sa'yo and paalisin mo siya immediately. That's why andito ako. I already found her and you need to kick her out of here. Seryosong sabi nito at naupo sa swivel chair niya. At bakit ko naman siya papaalisin? Come on, Albie. She's not supposed to be here. Alam mo yan in the first place. Estudyante siya. Pumasok siya ng legal rito and She's a pretty girl, ha? She looks innocent and fragile. Taas kilay na dugtong nito sa sasabihin niya. Napalunok siya at binitawan ng envelope sa mesa. That's the reason why you are keeping her here. Kahit alam mo kung sino siya. Am I right? Elvira, marami pa akong trabaho. Please, mauna ka na. Sagot niya dahil nais niyang iwasan ang mga tanong nito. Dahil kahit siya, wala pa siyang malinaw na dahilan kung bakit hindi niya mapaalis-alis si Cindy. Sinubukan naman niya pero mapilit ito. Nais nitong manatili sa resorts. Alam niyang magagawa niyang mapaalis si Cindy kung gugustuhin niya, pero tila ayaw niyang gawin. Yeah, don't worry. I'll do it for you. Ako nang bahala kay Cindy kung nahihirapan kang paalisin siya sa resort. Sagot nito at tumayo na. Bago pa man siya makapagsalita, nagtuloy na ito sa paglabas ng opisina niya. Damn it. Bakit ka nakasakay sa kotse ni Albie? Mataray na tanong ni Liz habang nasa isang kubo at gumagawa siya ng report para ipasa sa manager ng HR. Hindi ba sinabihan na kitang huwag mong akitin si Albie dahil akin siya? Taas boses na sabi nito. Inikot lang niya ang mata at tinuloy ang pagsusulat. Sumagot ka kapag kinakausap kita. Sigaw nito sabay tabig sa mga gamit niya sa mesa. Ano bang problema mo? Inis na sigaw rin niya at tinulak ito. Haba, matapang ka na ha? Sabay tulak din ito sa kanya. Huwag kang nagtatapang-tapangan dyan, eh lahi naman kayo ng kalagkarin. Kaya nga nandito para masilaw mo si Albie. Mga tulad ni Albie ang tipo niyong magkakapatid, hindi ba? Mayaman para mahututan tulad ng ate Gina mo. Pineperahan ng papa ni Albie. Sigaw nito na nagpawala sa pagtitimpi niya at malakas na sinampal ito sa pisngi. Tumagilid ang ulo nito at nanlilisik ang galit na mga mata. How dare you? Malandi ka! Hiyaw nito at sinugod siya, hinila ang buhok niya. Gumanti siya, hindi dapat nagpapaagrabyado sa mga tulad nitong mapangmata at nilalait ang pamilya niya. Wala kang karapatang pagsabihan ng ganyan ang pamilya ko. Sigaw niya habang hila-hila niya ang buhok nito. Ganoon din ito, hilahira rin ang buhok niya. Malandi naman talaga kayo. Pamilya kayo ng kaladkarin at mga kabit. Sigaw nito na lalong kinagalit niya.
at malakas na tinulak ito. Nasadsad ito sa may pinto ng kubo. Bago pa ito makatayo, mabilis niya na itong nilapitan at hinawakan ng mahigpit sa mukha. "Huwag na huwag mong iinsultuhin ang pamilya ko," mariing sabi niya at marahas na binitawan iyon. Humikbi ito at napahagulhol ng iyak pero tinalikuran lang niya ito. "You'll regret this, Sin. You will regret this," sigaw nito habang umiiyak. Nilingon niya ito at tinapunan ng masamang tingin bago tuluyang lumabas ng kubo. Paglabas niya ng kubo, nagbugas siya ng hangin. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na naubos ang pasensya niya at wala siyang pagsisising nararamdaman. Sa tingin nga niya, kulang pa ang sampal at mga sabunot na pinatikim niya kay Liz sa ginawa nitong pag-iinsulto sa pamilya niya. Maraming tao sa bayan nila ang humuhusga sa kanila, pero walang naglakas loob na sabihin yun sa harapan nila. Si Albie, oo, dahil galit ito sa pamilya nila. Pero si Liz, ano bang tingin ni Liz sa sarili nito? Katulad lang din naman ito ng mga kapatid niya. Mayaman lang ito at may pinag-aralan, kaya mataas ang tingin sa sarili. Pero kung tutuusin, katulad lang naman ito ng mga sinasabi niyang malandi at kaladkarin. Pero gaya nga ng sabi niya, mayaman at may pinag-aralan, kaya tingin sa sarili, kakaiba siya. Naglakad siya sa tabing dagat. Wala na siya sa mood gumawa ng report. Magdadahilan na lang siya bukas pag ipinasa na yun. Nais muna niyang makalanghap ng hangin. Nais muna niyang tumigil ang isip sa pag-aalala. Nais niya muna magpahinga kahit saglit lang. Naupo siya sa bato at pinanood ang bawat hampas ng alon sa mga malalaking bato. Habang nililipad ng malakas na hangin ang buhok niya at bestida, pinikit niya ang mga mata. Ganito lang ang gusto niyang katahimikan at tanging mga hampas lang ng tubig ang naririnig niya. Kahit saglit lang, mawala ang anumang pangambang kanyang nararamdaman. "What are you doing here, Cindy?" tinig na nagpamulat sa kanya. Nakita niya si Albie na nakatayo sa di kalayuan niya. Nakakunot ang noo habang nakatingin sa kanya. Bumuntong hininga siya at tumingin sa dagat. "Are you really want to risk yourself?" tanong nito at lumapit sa kinauupuan niya. "Malayo ka na sa beach at alam mong pwede kang mapahamak rito tulad kagabi," patuloy nito. Kung nag-aalala ito ay hindi niya alam. Basta ang alam niya, ang resort ang mahalaga rito at iniingatan niya itong huwag madungisan. "I'm safe here," sagot niya na hindi man ito nilingon. Nanatili ang mga mata sa tubig. "Sa tubing nakikita ko ang mga hampas ng alon, alam kong ligtas ako. Madalas ka ba rito?" tanong nito at naupo sa isang bato. Malapit sa kinauupuan niya at nakaharap din ito sa dagat. "Maybe yes." "Bakit rito?" "Dahil tahimik, pakiramdam ko nawawalan ako ng problema." "Marami bang problema ang isang Cindy?" "Alam mo ang sagot sa tanong na yan," sagot niya at bumuntong hininga at nilingon si Albie na sa mga alon nakatingin habang inililipad ang buhok nito. Napangiti siya saglit dahil ang gwapo nitong tignan. "Bata pa lang ako, marami na akong problema at pinoproblema. Maraming tanong kung bakit ganito ang buhay ko. Alam mo na, pakiramdam ko hindi ko pa nararanasan ang maging masaya. Parang andamot sa akin ang salitang masaya, ni hindi man nagpaparamdam." Napangiti siya sa sinabi dahil ewan niya kung bakit sinabi niya kay Albie ang mga bagay na yon. Marahil dahil wala siyang kaibigang mapagsabihan. Si Maya, kaibigan niya, pero hindi niya magawang buksan ang mga problema niya rito. Bakit kay Albie? Ang dali niyang nasabi nang hindi pa niya nararanasang maging masaya. "Minsan, nagtatanong ako sa sarili ko kung naging masama ba ako sa unang buhay ko at pinaparusahan ako ngayon." Patuloy niya at iniling ang ulo para pigilan ang luhang namumuo. Sinulyapan si Albie na tahimik na nakikinig sa karadramahan niya habang sa dagat nakatingin. Mabuti pa ang mga batong ito, matatag kahit gaano kalakas ang hampas ng alon sa kanila. Hindi sila natitinag. Ako, turo niya sa sarili at hindi napigilan ang pag-iyak. Natila ba ang tagal na niyang kinikimkim at ngayon lang ibinuhos at sa harapan ni Albie. Hindi niya mawari kung bakit kailangan sa harapan ito. "Ako, malapit na kong bumigay.
Impit na usal niya at humagulhol ng iyak. It's okay, just cry it out. Hanggang sa maubos na yung luha mo at gumaan ang pakiramdam mo. Sabi nito at naramdaman ang kamay nito na humagod sa likuran niya. Lalo siyang napahagulhol dahil tila pakiramdam niya andyan si Albie para makinig at makiramay sa kanya. Minsan, we need to be true to ourselves na we are not that strong, that we need someone to listen and help us. But no one wants to listen to me, neither help me. Bulalas niya at lalong lumakas ang pag-iyak. Totoo naman, wala siyang kaibigan na talagang mapagsasabihan at makakatulong sa kanya dahil walang nais makinig at tumulong sa isang tulad niya. Isa akong Palmones, hindi ba? Sinong gustong makinig at tumulong sa isang Palmones na kilalang pamilyang kaladkarin, malalandi at mga kabit? Sagot niya rito. Dahil alam niyang ito mismo, ganoon ang tingin sa kanya at hindi nito kinakailayon. Cindy, don't say that. Albie, ikaw mismo, kaladkarin at malandi ang tingin mo sa akin, hindi ba? Luha ang tanong nito. Napalunok ito at tumitig sa mga mata niyang puno ng luha. No, Cindy, no. You are different. You are different? Albie, pilit kong iniiba ang sarili ko, but no one believes in me. They all think I will be like them, but I'm not, and I don't want to be like them. Ayoko, ayoko. Umiiyak na putol niya sa sasabihin ni Albie. Shh, it's okay. Bulong nito at hinila siya palapit rito at niyakap. Sinubsob niya ang luha ang mukha sa dibdib nito at lalong lumakas ang pag-iiyak. Dahil pakiramdam niya, safe siya kay Albie na nandyan ito para makinig sa kanya at maniwala sa kanya. Higit sa lahat, tanggapin siya bilang isang Cindy Palmones. I'm sorry kung nahusgahan kita. I don't know. It's just binulag lang ako ng galit ko sa pamilya mo. But I know you were different and I believe in you, Cindy. Why, Albie? Tanong niya at tiningala ito. Tumingin ito sa kanya kaya halos kahibla na lang ang layo ng mga labi nila sa isa't isa. At sa kabila ng pag-iyak, hindi nakaligtas sa kanya ang abnormal na pagtibok ng puso. Ngayong yakap-yakap siya ni Albie at nasasamyo niya ang mabangong hininga nitong naghahatid init sa malamig na hangin humahampas sa kanila. I want to know why. Sagot nito at sa isang iglap, nasa mga labi niya na ang mga labi nito. Kauna-unahang pagkakataong nahalika ng mga labi niya ng isang Albie Del Cero. Nanlaki ang mga mata niya ng una dahil sa pagkagulat. Pero saglit lang yon. Pinikit niya ang mga mata at ninamnam ang mga halik ni Albie na inakala niyang sa panaginip lang pwedeng mangyari. Nadadala na siya ng mga halik nito nang bigla itong tumigil sa paghalik. Pareho pa nilang habol ang paghinga. Nagtama ang mga mata nila at anong nakita niya sa mga mata ni Albie? Last? Pagnanasa? Napalunok siya. I'm sorry. He breathed. Albie. Usal niya pero mabilis itong tumayo. Mula sa pagkakaupo sa bato at naglakad palayo sa kanya. Sayang, wala siya nagawa kundi sundan lang ng tingin ang papalayong si Albie. Why? Tanong niya sa sarili at dinama ang mga labing hinalikan ni Albie. Alam niyang hindi siya nananaginip. Hinalikan siya nito. Ang unang halik na nga bang ito o magiging daan sa pagkakaroon ng relasyon sa pagitan ni na Cindy at Albie? Paano nila muling haharapin ang isa't isa matapos ang tagpong ito? Yan ang ating aalamin sa pagpapatuloy ng ating kwento bukas sa ganito ring oras. Shout out muli sa lahat nating masugid na taga-subaybay. Maraming maraming salamat po sa patuloy na pagsama sa amin sa kwentong ito. Hanggang sa muli, mag-ingat po tayong lahat.